Hey guys, good morning and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Bean and Alden Freed ngayong umaga na to. Happy Sunday to everyone. At sisimulan po natin yan sa update po patungkol po kay Bean and Alden at sa pagbabasa po ng mga komento ng ating mga butihing tagapakinig sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na, simulan na po natin guys. So si Alden Richards hindi po nakita mismo sa birthday celebration po ni Jillian Ward's kagabi. So hindi po talaga siya nakapunta dahil nasa US pa po siya until now. So kumbaga nagiging privado na po si Alden Richards ngayon dahil almost magti 3 days na siyang walang paramdam and walang ganap mismo. So kumbaga parang naglaylo muna siya sa magulong mundo ng showbiz. So kaya masaya po natin guys, nagpakalaylayo muna si Alden Richards para po makapag-relax and sa personal life po niya makapag-isip-isip, diba guys? Kaya masaya po natin lahat po ng mga issues at iniwanan niya muna dito sa Pilipinas at gaya po ng mga sinasabi po natin yung mga bashings na yan. Kaya na all doon na sinasabi po ni Alden Richards sa sarili niya na hindi siya naapektuhan, pero for sure deep inside, kapag mag-isa na lang po siya, kapag nakakabasa siya ng masasakit na salita, eh masasabi po natin na naaapektuhan po siya ng sobra, di ba? So yun po yung impact po sa artista na kayang-kaya nila magdala ng mga problema at hindi mo nakikitaan po sa sarili po nila. At gaya ni Alden Richards na talagang lahat po ay talagang kontra po mismo sa sinasabi po ng True Blood at ED and Natal Depression na kasal na si Min, kasal na si Alden, then the same time tinatanggi din po ni Alden yung mga pa-single-single kuno. So yun po talaga yung isa sa mga nagiging problema din si Alden Richards. So parang gaya po ng inamin niya mismo doon sa assembly ng Myriad na talagang inamin niya mismo doon na may pinagdadaanan siya sa personal life po niya. So ito po talaga yung isa sa mga tugon po niya na mag-relax and then the same time magbakasyon muna sa magulong mundo ng showbiz. At kapag handa na siya, babalik ulit siya. Kaya namimiss po siya ng mga fans kasi hindi talaga siya nag-update at hindi siya pala update sa kanyang social media accounts na isang tanging source lang po ng mga fans kung nasaan man siya at kung ano po ang nangyayari po sa kanya araw-araw, di ba? Pero at the same time, hayaan muna natin si Alden Richards na makapag-isip muna sa pagkakataong ito guys, eh talagang kailangan niya muna po ng relaxation, di ba? Kailangan niya muna ng bakasyon. At ang True Blooded 80 at Alden Mission, iniisip talaga na magkasama po si Min and Alden until now sa ibang bansa. So yun po talaga isa sa matinding hapit po ng True Blooded ADN ngayon since hindi po nagpaparamdam din po nung nakaraan si Main at si Alden ng halos sabay. Pero the same time kasi kahapon live po ang EB at nandun po si Bill Mendoza. Pero ang sinasabi po ng mga comments sa comment section po natin ay tape na lang daw po yung EB kahapon at tinlagyan lang daw po ng live. So wag ka kung ano't anuman po eh si Lord lang talaga yung nakakaalam po ng lahat. Kung ano ba talaga yung totoong kwento at totoong istorya at totoong pangyayari po between Main and Alden. Hayaan muna natin sila na pag dumating po yung time na talagang sa sila mismo ang mag-uutsok sa sarili po nila para sabihin po yung katotohanan. Darating din po yun guys, huwag kayong mag-alala. And then the same time guys, si Bain Mendoza, ito po yung isa sa mga good news. Ayan. So, di ba sabi ko nga kahapon, in-announce po na sa February 27 na po yung gaganap yung birthday. So, kinancel po yun. So, gagawin na lang daw pong perfect March 3 Friday dahil una sa lahat guys meron pong taping po ng hashtag main goal si Bain ng Monday. Tuesday naman may taping siya ng Daddy's Girl. So kumbaga wala ng limit schedule para po dun sa tape po ng EB na birthday celebration niya na gagawin sana ng February 27, pero inurong po yun ng management ni Bain. Kumbaga masaya po natin ginawa talagang live na Friday March 3 Friday, exactly sa Itbulaga mismo, live na live ang birthday celebration ni Min. Huwag na kayo magpadala ng cake by February 27 dahil cancel na po yun. So kumbaga, magpadala po kayo ng cake mismo sa live po ng EB sa mismo birthday po ni Min Mendoza sa March 3, 2023. Ayan, nilinaw na po natin guys ha.
March 3 na po ang birthday po ni Emin Mendoza. Siyan po live na live po sa EB. Ayan po yung isa sa mga good news na i-announce po natin ngayon. So, nilinaw na po natin yung rumored kahapon o yung unang announce po ng management po niya na February 27. Ginawa na po siyang uling March 3 sa live mismo ng EB. Ayan. So, good news yun for all the nation and true blooded ADN. Sa mga gusto po manood, guys, magbigay po ng cake. Pwede naman po yun. Live na po sila ngayon. So, sure naman po yun siguro na tatanggapin po yung cake po ng ADN. Pero kasi nung nakaraan, yung tape po ng EB sa birthday celebration po ni Min Mendoza, talagang hindi tinatanggap daw po yung mga cake na binibigay po ng ADN. Di ko alam kung bakit, anong problema. Eh, fans din naman po ng ni Min Mendoza ang adaptation. Pero the same thing, kasi sa pagkakataon yun, parang pag nagbibigay po ng cake ang All Dub Nation, iniisip talaga nila yung ginagawa po ng ADN sa EB, which is the boycott. So kaya hindi nila tinatanggap mismo yung mga cake na binibigay po ng ADN. So yun po talaga, nagde-decide po sila ngayon sa Twitter, mga admin, kung magbibigay po sila ng cake o hindi na, di ba? Nag-uusap-usap pa po sila mismo kung magpapadala po sila ng cake po kay Min Mendoza. And dalhin na lang po ninyo yan sa web sa Friday next week. So, sa mismo birthday po ni Min, March 3. Dahil yun na po yung actual celebration po ni Min Mendoza. Live na live po yan sa EB. And then, the same time guys, bibigyan natin ang daan, ang pagbabasa po mismo ng mga komento ng mga butihin po nating mga tagapakinig sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na, simulan na po natin. So, unahin po natin si Rowena Subion. Sabi niya, hi AR, una happy birthday kay Main kasi kaunting tampo sa Aldab. Alam mo AR, masakit, hindi namin alam bakit ganun ang nangyayari sa Aldab. Parang kami pa ang nasisisi, kami ang nagpasikat sa kanila. Ang gusto ko sa mangyari, huwag suportahan sila kasi hanggat maingi ang Aldab, hindi bibigyan ng project. Dahil kaya nila nawala ang Aldab. Kaso talagang ganun, matindi ang pagmamahal ng Aldab fans at Aldab Nation. So totoo naman po yun, definitely. Siguro tama din po yung comment po niya na habang sobrang ingay po ng True Blooded ADN at Aldab Nation, mas lalong iinisin po sila ng mga kumukontra po mismo at nagpapahiwalay po sa Aldab. So yung iba talaga kasi hindi na nakikisali po yung mga ilang Aldab Nation na hindi po nakikisali sa social media kasi ayaw talaga nila na sobrang ingay. So kumbaga ang nangyayari ngayon, medyo yung ibang mga salita parang hindi na maganda. So kumbaga parang yun po isang nagiging dahilan kung bakit po hanggang ngayon hindi pa rin po pinagsasama po si Mindanao din, di ba? Kahit na although sinisisi po yung mga Aldab fans sa nangyayari po sa dalawa, pero at the same time, bakit naman sisisihin at sila ngayon nagpasikat, di ba? So, bakit naman po paghihiwalay yung dalawa kung wala naman po anong dahilan, di ba? So, kung magkaibigan silang si Mindanao din, o true friends and talagang very good friends, eh bakit sila pinaghihiwalay? Bakit sila natatakot na pagsamahin po uli yung dalawa? Kasi siguro iniisip nila baka matabunan na naman po yung papasikat pa lang ng mga starlet po nila, di ba? So yun po talaga isa sa mga i-thinking ng True Blooded ADN at adaptation. And then the same time guys, sabi ni Marges Lakyaw, syempre magkasama ang main charge kung totoong papunta ng US. Thanks update AR, God bless. So, yun po talaga yung totally thinking lagi po ng True Blooded ADN kapag nawawala po si Alden Richards at kapag nababalitaan po nila na papuntang ibang bansa, ang thinking po talaga nila kasama lagi po si Min Mendoza since parang sumasabay sa pangyayari, wala rin po si Min Mendoza nung nakaraan sa EB kung kailan umalis po nun si Alden Richards. Kumbaga parang nung umalis si Alden Richards papuntang US, eh tape po ang EB. So, kumbaga parang naging thinking talaga ng True Blooded ADN magkasama po yung dalawa. Pero the same time, hanggat wala pong nakakita mismo sa kanilang dalawa, hanggat wala pong napipicture kahit stolen, mananatili pong isang salita lang po yan. So sa mga talagang makakabasa po mismo ng mga komento po, and then the same time sa mga pagsasabihin yung mga tao, di ba? Kasi ang papaniwalaan talaga nila yung mga lumalabas po sa mga news, di ba? Kasi yun po talaga yung nakikita ng mga mata, di ba? Pero the same time, Aldab Nation True Blooded ADN, nakikita man ng mga mata o hindi, ang papaniwalaan pa rin po nila ay patungkol po kay Main na natin. And then the same time guys, sabi ni Juanita Ferralta,
Kaya nga dapat tapusin na ang kalokohan na yan. At sina Alden at Min lang ang makakalutas niyan. Tama na ang lokohan at kasinungalingan. Masyado nang marami ang nadadamay. So yun po talaga yung mga thinking ko ng Trabladit ADN uli. Kasi sa mga nangyayari ngayon sa social media, sa pagsuporta po ng mga Aldab Nation, eh hindi po may iwasang mag-isip po ng mga negative at ganitong pangyayari. So kasi marami na talagang nadamay, marami nang nasaktan, marami nang nawala, diba, sa mundong ito. Dahil po sa stress na naranasan po nila sa paghihiwalay po kay Min and Alden. Pero the same thing kasi sa pagkakataon to hanggang ngayon, ganun pa rin po yung nangyayari. Hindi natin alam ang dahilan kung bakit hindi sila pa rin sasama. Kahit na although sinasabi nila na nag-uusap po si Min and Alden, very good friends. Pero until now, wala. Wala silang paramdam na halos 6 years na hindi magsasama o nagkakasama sa isang proyekto si Min and Alden. Yun lang po talaga inaasahan po ng mga Aldab Nation and Aldab fans na magkaroon ng uli ng proyekto si Min and Alden together. Ang pinakalas yata yung Bibo at hindi na nasundan, di ba? And then, the same time guys, eto na yung pinakalas part ng ating komento. Sabi ni Bea Aguinaldo, so kakaiyak naman pati tuloy ako na hawak kay Idol. Talagang totoo yung pag-iyak niya. Galing mo talaga, Umarte Idol. Aldab Forever, Main Mendoza, wow. Aldab Richards, kasali ba ang mga yakapan na maigpit sa pag-guest ni Alden sa concert ni... Sa concert ni Glenda? Pag kahoy magbabad sa tubig, pag nadarang sa apoy ay nagiinip, sana malakas ang control ni RJ. Pag ganyan sa bibig na ng babae ng gagaling na crush niya si Alden, walang makakalutas makakasagot sa mga tanong natin, kundi ang Aldab lang. So kasi plus point po sa isang lalaki kapag ang babae po ay nagsabi na gustong gusto ka niya. Diba? So parang plus pogi points po yun, diba? Pero sa mga nakikita kasi ng mga tao, sinasabi ni Aldab Richards na single po siya, kasi ang mangyayari guys, kikiligin po ang lahat kapag may kasama pong ibang babae po si Aldab Richards. Kasi yun po talaga yung mga nakikita po nila na single si Alden, pwede naman pong i-ano sa iba. Pero ang Aldab Nation, hindi po naniniwala ang single si Alden dahil simulat sa poll, sa mga sinasabi ni Daddy B, sa mga nangyayari po kay Min and Alden doon, eh masasabi natin eh, parang hindi talaga siya single. So yun po talaga yung thinking po ng lahat po ng Trabladit ATN at Aldab Nation. Pero at the same time, sa pagkakataong to, sila na lang talagang dalawa ni Main ang makakasagot po ng mga problema at pinuproblema po ng Aldab Nation. Darating din po yung time po na yan, time to heal, and at the same time, time to accept the fact na yung mangyayari at masasabi po ni Main and Alden in the end, eh sana matanggap po ng Trabladit ATN at Aldab Nation. So yun lang guys, yung isang update natin ngayong tanghalian o ngayong umaga na to. But before that, thanks kung pasalamat muli sa inyo wala sa akong pagsuporta sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Thank you guys for panonood and see you for my next video. Bye guys.